napaka-valuable yung patla kasi 'di ba ito yung panahon para ma-exercise mo yung love eh, yung makapag-share ka ng pagkain. Hindi ba yun? Exercise ng love yun eh. Pati-territory mo yung benevolence. Oo. Kasi 'di ba sa unang Kristiyano, kasama sa kanilang pagtitipon yung ano, kumakain sila na sama-sama. Alam mo ba 'yon? Alam mo 'yon? Hindi. Sa Acts 2 nga eh, nung sila ay 'di ba? Lagi nagtitipon. Tipon kasama doon doktrina ng apostol, nagpipira-piraso ng tinapay. Sabi doon sa commentary, common meal daw talaga 'yun. Yung pagpira-piraso ng tinapay. Eh araw-araw ngayon pagkakatipon na lang yun, sobrang dami nila. Eh ibig sabihin, every time na magtitipon sila, kasama talaga, bahagi talaga yun na yung sama-samang pagpira-piraso ng tinapay. Eh hindi tulungan. Ba yun? Hindi ba yung ano, di ba nga nung sa Galacia, di ba nung pinagsabihan ni Apostle Paul si Peter? Kasi kumakain sila. Kumakain yun ah, sa mga hinti. Sabay-sabay. Oo. Eh nung dumating ang mga Hudyo eh, umiwalay nga si Peter at nakikain sa mga Hudyo. Eh ang pinagsabihan siya ni Pablo, hindi naman dahil sa nakikain siya sa mga hintil, kundi matras. Oo, dapat itinuloy niya, no? Kahit na dumating yung kapwa niya mga Hudyo. Meron pa ako dawal. Sa ano, 1 Corinthians 11. Oo, yun. Nakakain sila din doon. Eh, no? Kainan ni yung ibang yung mayayaman ng kumakain ng masasarap. Oo. Eh, pakinggan ko nga rin yung kanina lang, napakinggan ko yung preaching ni Chuck Smith na yun daw mga itong mga slaves, kasi di pag nagkakatipon daw yung mga Kristiyano, no? Siyempre, maraming slave dyan na naging Christians eh. Ito lang daw yung pagkakataon na magkaroon ng decent meal yung mga slaves. Buong ano? Pag hindi pa rin pumayam. Hindi na naman sila, no? Kasi nakita nila na ano ko eh. Sabi, isa pang sinabi ko pala, ito yung isa sinabi ko. Eh, pag sila ay uuwi pa sa kanila, eh di siyempre, pag ako nangangaral, eh di gutom na gutom yung mga, uwi na yung mga yan. Diba? Oh, pati ang unang mindset nila, pagkatapos ng ano, hindi agad umalis para kumain, kundi after ng service, ang nasa isip nila, mag-stay pa para magkain. Parang malaki yung epekto nun eh. Oo. Kasi pag walang kain, walang sama-sama, anong tendency sa tao, una sa lahat? Ang isip niyan, palayo. Kasi gutom na eh. Oo. Mahina ang katawan. Pwede kang umapilagad na, ano, pwede over. Diba, sa human body, sa anthropology. Hindi na maintindihan yung pinipreach ko. Mahina diba ang katawan. Oo, tsaka hindi nila maintindihan yung pinipreach ko. Kasi nagugutom na, di ba? Tama. Gusto umuwi pwede na. Oh, pwede ba paliwala ganyan? Nasa tayo nasa flesh. Ibig sabihin ng flesh, mahina. Tama ba? Tama naman yun. Yung in the flesh, yung kahinaan. Mm-hmm. Diba si Christ, gano'n? Oo. Kaya yun ang... Pwede. Oh, napakarami impact sabi nila. Diba sa TBC, lahat... Yung pagkain nila sa bahay, dito lang dadalhin. Pero hindi man ibig sabihin na ibabahagi agad. Oo. Pero pwede. Mm-hmm. Pero hindi agad ibig sabihin na ibabahagi. Pero pwede. Oh, at saka sinabi ko... Eschatological. Oo, tama. Eschatological yan. At saka sinabi ko pa, at saka tayo, damihan na lang natin yung ating dadalhin pagkain. Tama. Ang madami, yung church, yung host. Mm-hmm. Ay, alam. Ay, saka sasabi.